What's up mga kapatid? Welcome back to Boss Lucio Channel. Gusto mo bang mag-livestream or maglaro ng kahit anong mobile games nang hindi ka gumagamit ng smartphone or any mobile phone? Pwede ba yun? Yes mga kapatid po, pwede po yun. Kagaya ng mga kapatid natin ang ginagawa ko sa aking livestream. Naglalaro nga po ako ng mga mobile games nang hindi po ako gumagamit ng any smartphone. So, syempre mga kapatid, again, I'm Luis D. Arteves, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problems. So mga kapatid, bago natin umpisahan ang lahat ng yan, eh, syempre lagi kong sasabihin sa inyo, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gusto mo pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating videos. And syempre pa mga kapatid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. So pasukan mo na, intro! Perfect! Yes mga kapatid, tama po ang narinig ninyo. Maglalaro po tayo ng any mobile games gamit lang ang ating PC. And yes mga kapatid, pwede po natin itong i-livestream. And sa mga nakakapanood nga mga kapatid natin ng ating video or ng aking mga livestream, gumagamit nga po ako ng emulator. Actually mga kapatid, hindi na to bago. Sobrang tagal lang po nito, marami lang po nag-request gumagawan ko ito ng video para step by step nila magawa mga kapatid at masundan ng maayos nang hindi naglalag ang kanilang mga PC. Pero mga kapatid, may requirement po ito kasi dahil PC po ang gagamitin natin. So syempre another software to. So sorry dun sa aso mga kapatid, medyo maingay yung aso PC. Yes mga kapatid, kailangan po nito na medyo maganda-gandang PC. Pero hindi ko naman sinabing high-end na PC. So pwede na dito guys yung entry level PC. So as you can see, yung aking system unit dito is i7 7th generation. Meron po akong 480GB na SSD. Meron po ako mga kapatid natin na 16GB of RAM at meron akong GPU na 1070. So yun lang naman mga kapatid natin yung aking system unit. And then itong ang tutorial na to ay nagra-run ng smooth sa akin habang naka-livestream ako. So sana mga kapatid natin sa inyo rin walang maging problema to. So first mga kapatid, kailangan nga po natin dito ng Android emulator. So nandito mga kapatid natin yung BlueStacks, Nox, GameLoop or any emulator mga kapatid natin po pwede. Pero dito sa tutorial na gagawin natin, BlueStacks po yung sasabihin ko sa inyo. So tara mga kapatid, umpisa na natin, punta na tayo sa ating PC. So mga kapatid natin, ito yung website ng BlueStacks. Ilalagay ko na lang po sa description box sa baba mga kapatid natin para sa mga gusto mag-download. So ito po yung gagamitin ko para sa tutorial na to. Pero mga kapatid, ito rin po yung Nox player. Pwede rin po ito mga kapatid. Lalagay ko na rin po sa description box para po mabilis na ninyong mahanap. So syempre mga kapatid, download and install lang niyo sa inyong mga PC yan. So mga kapatid natin, ito na nga yung ating BlueStacks. After you install, ito na po siya. Punta lang muna tayo sa settings. Makita niyo po dito sa settings dito kung ano yung resolution na gusto ninyo. Ayan, sa engine mga kapatid, ito po yung pinakamahalaga dito. So maganda talaga OpenGL. Tapos po sa akin, yung graphic engine ko is meron nga akong graphic card. So naka-performance po ako mga kapatid natin. Pero kung hindi kaya, go for compatibility. So okay din yan. And ayun nga, meron akong GPU. So meron akong 1070 Ti dito. So check lang po natin mga kapatid kung meron kayong GPU. So scroll down nyo lang siya ng onte, makikita po ninyo dito yung performance. So ang gamit ko nga dito mga kapatid is i7. So meron nga tayong 4 cores na CPU mga kapatid. So ang gamit ko lang po dito sa aking BlueStacks is 2 cores lang. And kung makikita ninyo mga kapatid, 2000 memory lang po yung nilagay ko para po hindi masyadong malakas kumain sa RAM kasi nga 'di ba mga kapatid, magla livestream pa tayo. And 16 frame rate kasi mga kapatid, wala pa naman mga mobile games na 120 or 240 frame rate. So hanggang 60 frame rate lang naman guys yung mga laro. So yun lang, enable high frames kung gusto ninyo mga kapatid natin ng mas magandang graphic. So yun lang guys, and then save. So pag okay na, ganito lang yan. So umpisahan natin mga kapatid, syempre para tong Android phone. So sa Google Play Store, so i-sign niyo muna yung mga Google account nyo para mapag-install kayo ng games, di ba? So once na nakapag-install na kayo ng games mga kapatid, ayan na siya. Yan na yung mga game ko, nakita niyo naman, Free Fire, State of Survival, Mobile Legend, and mga kapatid, sa mga nanonood ng live stream ko na meron akong mga deals sa ibang game na pero hindi siya available sa iOS, dito ko po sa BlueStacks nilalaro. So umpisahan natin dito sa Mobile Legend. So as you can see mga kapatid natin, ito na yung ating Mobile Legend
yun dito. So yan mga patid, may sounds na nga siya and everything. And then punta tayo sa settings. Makikita nyo guys dito na nakatodo po lahat. Naka high and everything mga patid. Makikita nyo guys, may mga letter-letter kayo nakikita. Yan po yung mga controls. And then mga patid, hindi ko na po ituturo sa inyo yan. Kasi po, nasa sa inyo po yan kung anong gusto nyong controls na gagamitin. Diba? Okay, ako guys, yan yung controls ko pa nagmo-Mobile Legend ako sa PC. So tara, subukan natin maglaro mga patid. So mga patid, as you can see, ito na po yung ating Mobile Legend. So ang paglakad dito is WASD, controls ng counter. And then makikita ninyo dito may 1, 2, ayan po yung paglagay ng level, 1, and then Q, U, madali lang po yung hotkey, key mapping ang tawag dyan mga patid. So pag gusto nyo pong palitan yan, makikita nyo dito sa right side ng blue socks yung may logo ng keyboard. So once na i-click ko yan mga patid natin, pwede mong palitan yung key mapping mo dyan. So nasa sa inyo na yung guys kung anong gusto nyo yung key mapping. Pero mga patid, ako default na lang. And then si blue stocks ay may automatic na po siyang pag key mapping pag alam niya pong MOBA yung nilalaro mo. So as you can see mga patid, kita nyo po dito MOBA, automatic na po yan si blue stocks guys, inayos na po niya yan. So may mouse key nakikita mga patid, hindi masyadong ginagamit ang mouse dito, ginagamit lang po ito kung saan mo gusto itutok yung skills. Kunyari po, as you can see yung first skill ni Brody dito, letter Q. Once na pindutin ko po yung letter Q, yan po mga patid natin, yung mouse po ang magtututok. Then once I release the Q, titira na po yung guys. So ganun lang po siya, i-hold nyo lang. And then yung basic attack dito is space bar. Ganyan lang siya kadali mga patid natin. Okay, hold lang yung Q. And then second skill, then normal shot, Q. Okay, tagin yung tatandaan mga patid kung saan nakatutok yung mouse, dun po babato yung skill nyo guys. So mga patid, dapat mapamilyar nyo muna to mga patid, kasi medyo mangangapa talaga kayo dito kung nasanay kayo maglaro sa mobile phone. Ibang iba po dito mga patid natin ang galawan. So again mga patid, pag hinold ko po yung skill, yung mouse po ang magtututok kung saan nyo po ibabato yung skill. And then once na naka-okay na, release nyo lang. Okay, ganun lang po kadali. Pero pwede nyo rin gamitin tong mouse na to kung gusto nyo pong manual. So katulad nyan mga patid, kinilig ko po yung first skill and then pwede ko pong itutok. So ganun. As you can see mga patid, ayan o. Kiniklik ko lang po yung first skill. Click natin, click, and then tutok. Kung gusto nyo ganun. Pero mga patid, pag clash bow, mahirap po yan eh. Mas madali pa rin po ito guys. Basta po ang lagi nyo lang gagawin, pag may gusto kayong kalaban mga patid, yung mouse nyo, dun lang po nakaturo sa kanya. Para po pag once na pinindot nyo po yung skill ng mabilisan, di ba po mga patid natin? Diretso na po kagad. Kasi nakatutok lang po yung mouse sa kanya eh. Okay? Nakuha niya po mga patid. Ganun na po kadali. So punta naman tayo sa ibang laro. So normally mga patid, dito maganda gamitin ito. Again, disclaimer lang po mga patid, hindi ko po ito tinuturuan ng cheat or hack. Ito po ay hindi naman sa panggugulang mga patid natin, pero medyo lugi talaga yung kalaban mong naka-mobile phone kung naka-PC ka. Siyempre, iba pa rin ang aiming mo pag naka-mouse ka. Pero mga patid, hindi naman po ito cheat. So, tingin ko po pwede naman. Di ba mga patid? So, yun na. Nag-disclaimer lang po ako. Baka po magalit po yung mga FPS community sa akin. So, hindi naman po ito cheat mga patid. Ha? So, dito mga patid natin, sa key mapping netong Free Fire ko or sa PUBG or any mga patid na games, eh nasa sa inyo rin po yan kung anong gusto nyong gawing key mapping. Key mapping po, again, ang tawag po sa mga pagpwesto nitong mga letter-letter na to. So mga patid, dito sa FPS, pag may mouse po kayong gamit, hindi po nagpapalit-palit yung camera. So meron pong pinatawag na F1, toggle shooting mode na po ang ibig sabihin nun. Parang i-on nyo po yung toggle shooting mode. So as you can see dito, F1 po yung pang toggle shooting mode. So once na pindutin ko po yung F1, mawawala po yung mouse. Yung camera ko, yung mouse po ang magiging camera na. Gets nyo ko guys? So mga patid, tara subukan natin isang game lang ng Free Fire. Tignan lang natin yung mga sample na paglalaro using the blue stack. Okay mga patid, so as you can see mga patid, keyboard and mouse yung gamit natin. Ayan, so yung controls ko dito mga patid, parang counter lang. So automatic naman dito mga patid natin, dumudukot naman siya ng bala, barrel. So hanap lang tayo ng pwedeng maging kalaban natin. So dito na tayo nag-drop. So mga patid, kita nyo naman na barrel natin to nang wala siyang kalaban-laban guys, di ba? So ganun lang mga patid natin, napakadali lang nga itong gamitin. So right click pag gusto mo mag-scope, napakadali mga patid natin, di ba? Ganun lang po pag gusto nyo pong maglaro ng FPS games dito sa BlueStacks. And then ngayon, paano natin siya mala-livestream? So madali lang yan mga patid, syempre kailangan natin magbukas ng OBS. So mga patid, ito yung ating OBS. So as you can see, blank scene to mga patid. And then punta tayo sa source. From the source, add po tayo dito ng window capture. So lagay natin dito BlueStacks.
And then, pili lang natin yung blue stocks, mga patid. And then, that's it. So, ikakrap lang natin. Tatanggalin lang natin to para hindi makita sa live stream. And then, ipwesto na natin. And then, shift. Then, that's it, mga patid natin. And then, put your camera there. Ayun na, mga patid natin. May camera na tayo, di ba? Ganun lang, guys. Ganun lang po kadali. I-set up to. And, ayun. Kung may mga gusto pa kayong ilagay na something dyan. And then, ganun lang. And then, syempre, start streaming. And then, boom. So, ganun lang po kabilis si mga patid natin. Ituro ito. Again, it depends on you kung anong Android emulator ang gagamitin mo. Again, meron po itong BlueStacks, Nox Player, Game Loop. Yan lang po yung alam kong tatlo. Pero mga patid natin, alam ko marami pang Android emulator dyan. Pwede nyong subukan ng lahat kung ano po yung natatakbo sa inyo ng smooth. Kasi po mga patid natin, may kaibigan po ako, hindi po nagraran ng smooth sa kanya yung kanyang BlueStacks, kaya po yung Nox Player ang kanyang mas suggested. Pero ako mga patid, yung Nox naman, hindi umaandar ng maayos sa akin. So, BlueStacks po ang aking tinuturo sa inyo at ang aking ginagamit. Pero again, mga patid, pare-pareho lang po yan. Again, it's window captured lang sa OBS and then that's it. Nasa inyo ang OBS na siya, then makapaglaro na po kayo. So, yun lang naman mga patid natin. Again, kung hindi po kayo satisfied sa aking mga sinabi or may kulang pa po ako sa aking mga sinabi, wag po kayo maya mag-comment sa baba. Babasahin ni Boss Lucio yan at pupusuan. Again, mga patid natin, sobrang thank you po sa lahat ng suporta ninyo kay Boss Lucio. Sana mga patid, makasama ko po kayo. Sana soon ma-meet ko po kayo kahit pa isa-isa lang. Okay lang mga patid natin sa akin yon. So, sobrang thank you po sa lahat ng suporta. Again, mga patid natin, kung ikaw ay bago dito sa ating channel at gustong pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, eh wag mong kalimutang i-click ang subscribe button at yung maliit na bell para lagi po kayong updated sa lahat ng ating bagong videos. And syempre po mga patid, lagi ako naka-live sa aking Facebook page, Boss Lucio Gaming. Again, I'm Luis De Ortevez, aka Boss Lucio. I'm your stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!